Matagumpay na pagpaparami ng goldfish step by step na gabay. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, mag-komento, at magbahagi. Maraming salamat po. Kapag nakuha mo na ang iyong goldfish ng ilang sandali, normal na isipin ang pagpaparami sa kanila. Mukhang matagumpay na napupunta sa landas na ito ang lahat na nag-iingat ng goldfish. Ang pagpaparami ng goldfish sa isang aquarium ay mangangailangan ng ilang paghahanda at pansin sa detalye. Hindi kasing dali kung paano ka magparami ng goldfish sa mga panlabas na lawa. Ito ay dahil sa kanilang natural na tirahan ang mga isda ay may higit, espasyo, oxygen at mga halaman upang iwanan ang kanilang mga itlog. Hakbang-hakbang tayo sa mga bagay na kailangan mong gawin upang maibigay ang perpektong kondisyon para hikayatin ang goldfish na matagumpay na dumami. Ito ay isang katotohanan na ang mga goldfish ay handa ng magparami mula 1 hanggang 2 taong gulang, ngunit kadalasan ang mga ito ay pinakamahusay na dumarami sa 3 taon. Nang itlog sila minsan sa isang buwan mula Abril hanggang Agosto kapag mas mainit ang panahon. Ang pangingitlog ay nagbibigay ng magandang pagkakataon upang matuto ng higit patungkol sa iyong goldfish. Paano malalaman ang kasarian ng iyong goldfish? Ang paraan para malaman ang kasarian sa goldfish ay hindi kasing simple ng pagsasabi ng pagkakaiba ng pato at daga. Ang tanging paraan upang malaman ang kasarian sa iyong goldfish ay sa panahon ng pagpaparami. Dapat alam mo kung gaano karaming mga lalaki at babae ang mayroon ka bago ka magsimulang magparami ng goldfish. Narito ang mga pagkakaiba. Babaeng goldfish. May namamagaang kan, mas bilugan kaysa sa mga lalaki, mas madaling obserbahan kapag tiningnan mula sa itaas kapag handa na siyang mangitlog, nakausli ang vent. Lalaking goldfish. Ay may dumarami na tubercle o puting mga bituin na tumatakip sa mga hasang at palikpik ng pectoral nito kapag siya ay handa na upang mangitlog, ang vent ay nagiging mas bukas at mas mahaba. Ang paghabol. Ang mga lalaking goldfish ay nagsisimulang maghabol sa babaeng goldfish nang walang humpay na lumilika ng isang splash. Ang mga lalaki ay matyaga, determinado at hindi sumusuko. Ang pag-uugali na ito ay normal kahit na ang mga lalaki ay maaaring magsimulang magmukhang agresibo. Magpapatuloy ang paghabol habang hinihimas ng lalaki ang tiyan ng babae na hinihikayat itong ilabas ang kanilang mga itlog para mailabas niya ang milk. Ang proseso ng panlabas na pagpapabunga ay nangangahulugan na ang milk, malambot na roe, at ang mga itlog, hard roe, ay inilabas mula sa lalaki at babae sa labas ng kanilang mga katawan. Ang mga babae ay maaaring mangitlog ng hanggang 1,000, bagamat isang maliit na bahagi lamang ng mga ito ang nagiging fertilized at lumaki upang maging malusog na mga nasa hustong gulang. Ikot ng pagpaparami ng goldfish. Ang proseso ay pinasimula ng babae, nagpapadala siya ng mga pheromones upang ipaalam sa lalaking goldfish na oras na para maghanda para sa pag-aanak. Hinihikayat nito ang paggawa ng milk. Ang iyong lalaki ay nagsimulang sikuhin ang babae at hinabol siya upang hikayatin siyang palabasan ang mga itlog. Susundan niya sa pamamagitan ng pag-spray ng kanyang milk sa roe upang abon-ohan ang mga ito. Ngayon, hindi ganoon kadali ang pagpaparami ng goldfish. Minsan ang pag-alam kung paano magparami ng goldfish ay hindi sapat. Kadalasan ay nangangailangan ng kaunting pagsubok at error bago ka makakuha ng matagumpay na mga resulta. Kailangan mong maging matyaga at hikayatin ang iyong isda na simulan ang proseso ng pagpaparami. Hikayatin ang iyong goldfish na magparami step by step. Isa, ang goldfish ay napreprogram upang magparami kapag ito ay mas mainit. Ang pampainit ay kapaki-pakinabang at pare-pareho sa temperatura ng tubig o maaari kang maghintay hanggang sa natural na magbago ang temperatura. Dalawa, magdagdag ng ilang protina sa kanilang mga dieta. Ang mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng daphnia, insect larvae, bloodworm, brine shrimp ay dapat palaging gamitin bilang treat. Magdagdag din ng mga gulay at prutas sa kanilang dieta upang mapanatiling malusog at hindi matigas ang dumi. 3, pakainin ang iyong goldfish 3 beses sa isang araw upang matrigger ang pagtugon sa pagpaparami. 4, ang sariwang tubig ay tumutulong sa goldfish na magkaroon ng mas maraming enerhiya. Baguhin ang 20% ng tubig araw-araw upang maalis ang dumi na dulot ng mga sobrang pagkain. 5, panatilihin ang pare-parehong temperatura ng tubig na 70 degrees Fahrenheit 21 degrees Celsius sa araw at 50 degrees Fahrenheit 10 degrees Celsius sa gabi. 6, alamin ang kasarian ng mga lalaki at babae na goldfish. 7, paghiwalayin ang mga lalaki at babae na goldfish sa magkaibang tangke sa loob ng 3 araw upang lumikha ng mas malaking pagnanais na magparami. Kailangan mong ihanda ang pangalawang tangke sa 1 linggo ng maaga. Mamaya ito ay magiging tangke ng fry para sa batang goldfish.
8. Muling ipakilala ang goldfish ng magkasama. 9. Patuloy na gawin araw-araw ang 20% na pagbabago ng tubig upang mapanatili ang mga kondisyon ng tubig. Palaging gamutin ang tubig gamit ang purifying conditioner bago idagdag sa tangke. 10. Gumawa ng spawning mop at idagdag ito sa tangke na gusto mong palahiin. Makakatulong ito sa paghuli ng mga itlog sa ibang pagkakataon para maalis mo ang mga ito sa isang hiwalay na tangke para hayaang lumabas ang fry. Malusog na babaeng goldfish. Kapag nagpaparami ng goldfish, dapat mong malaman na ang mga lalaki ay minsan ay maaaring maging agresibo sa mga babae. Patuloy na tinutulak ang mga ito at pinipilit silang pakawalan ang mga itlog. Kung magpapatuloy ito ng higit sa isang linggo, kailangan mong ilipat ang mga babae sa isang hiwalay na tangke upang mabigyan sila ng kaunting pahinga. Sa ganitong paraan, mapipigilan mo ang babae na mawala ng labis na kaliskis, ma-overstress at maapektuhan ang immune system. Dapat mong bantayan silang mabuti. Good luck! Salamat sa panunood!